Hey guys, ito na yung sa part, sumunod na part na natin is part 6 na po para maano po is yung timer. Ito po yung timer natin, okay? Timer, yan. Reviewin muna natin bago natin siya gamitin. Okay, paano ba ang function ng timer? On delay. On delay siya, meron po itong timer na off delay. Ito is on delay po ng Omron. Okay, timer po. Ito po yung sa contact po nung timer is 1-8 is common contact po siya. Then 5-6, 5 is normally closed, 6 is normally open. Tapos then common ng number 8. Yung 2 and 7 is source 220 yung timer natin. Then sa side din niya is yung 4 is normally closed. Then 3 is normally open. Then common niya is yung 1. Ibig sabihin may common na siya. Kung common niya is kinuhanan mo is 8, 5 and 6 lang ang pwede mong gamitin contact. Hindi mo pwede gamitin yung 4 saka 3. Kailangan gagamitin mo dun sa contact na yun is 1 para magamit mo yung 4 saka 3. Ibig sabihin meron siyang dalawang contact na pwede mong gamitin sa common. May dalawa kang common contact. Okay? Ayan yung contact niya kasi hindi po siya masyadong kita dito sa diagram ng timer. Okay? Ito po yun. Kailangan matuturin po kayo magbasa ng diagram ng isang bagay kapag ka nai-encounter niyo siya kasi may mga diagram naman din yan. Then, isa-isayin natin. Okay, power. Pagka nagkaroon na ng power, up. Pag gumana na yung timer. Then, mode. May mode siya na A and B. Ibig sabihin, nandito po yung sa mode contact niya lang. Ito, may mode contact. Di po siya masyadong kita. Pero pag naging ganito kayong timer, makikita nyo may mode contact. Ibig sabihin, yun yung contact na ginagamit sa loob niya. Okay? Then, sa gilid, ito. Ito is para po sa pag-select po nung number. Okay? Pag iniikot mo po yan, napapalitan po yung number. Ayan. Kung ilan seconds po yung gagamitin nyo. Maglagay natin siya sa seconds lang na masyadong mahaba. Ito. Seconds na 2, 4, 6, 8, 10. Meron din siya mga ano, mahahaba. Ito may ikse, mga point lang. Tapos meron din siyang mas mababa pa doon is 1.2 yung pinaka mabilis niya. Kung lalagay mo siya sa seconds. Then pag inikot mo pa siya ulit. Okay, may 5, 10, 15, 20. Okay, lagay natin sa mas mababa. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10. Seconds, pwede mo siya iset sa hours. Okay, yan. 10 hours, ibig sabihin plus 10 hours, mas mabilis yung bilang niya sa tens. Then, ang nasunod nito, hours. Ayan, hours. Oras po ang binibilang. Ayan. Hindi masyadong nag-aano nagpo-focus yung camera. Ayan. Lagyan natin sa seconds. Minute. Okay. Then, seconds. Lagyan natin sa seconds. Ayan. Okay, seconds. Ito yung base na gagamitin. Okay. Back tayo dito sa diagram. Dito is yung 1-8, then 2-7 yung supply. Okay. Yung 2-7, ito yung 2. Kita ba? Yung 2. Ayan, 2. Then 7, 8, 1. Tapos is 3, 4, 5, 6. Okay, ito na yun lahat. Okay, meron po siyang kanal. Ayan, may kanal siya dyan. Ayan, no? Meron siya parang pinag-aanohan ng kanal. Is pag inano mo yung timer, chinek mo, 8 pins. Meron din yung kanal. Saan na ba yun? Ito, ito, ito. Ibig sabihin, pag pinasok mo siya, yun yung kamatch niya pag pinasok mo siya. Hindi mo siya maipapasok ng baliktad. Yan, haharang po siya. Kaya meron purpose po yung kanal na yun. Okay? Para po hindi po kayo magka-problema. Okay, ito po yung sa timer. Review lang tayo sa timer bago natin siya i-insert sa control. Okay? I-insert na natin po siya ngayon. Okay, cut muna na ito. Okay, hindi kasi po siya masyadong kita. Pero ganun po yung paggamit ng timer na to. On delay po to. On delay po ang tawag dito. Yan lang po guys, i-insert na po natin siya, okay?